And let's continue mga habibi kung ano nga ba ang pangatlong kakaiba dito sa Saudi. Writing from right to left. So ang pagsulat nila dito is pabaliktad. Hindi katulad natin na pag nagsusulat tayo from left to right. Some of these languages applied for this kind of writing method like Arabic, Hebrew, Persian, Urdu, Syriac, Aramaic, Azeri, Fula, and many more. Ano nga ba ang origin nila? So sabi ni Google, ancient Semitic languages like Hebrew and Arabic were chiseled into stones in ancient days. Noong unang panahon daw, inuukit talaga sa bato yung writing materials nila. Kasi nga, mas ma-preserve nila para sa mas maraming generations. Noong mga unang panahon, yung mga tao kasi is right-handed. So yung right nila, yun yung pang-curve nila, tapos yung hammer, yung sa left naman. Ang problema lang kasi nito or risk ng mga writers, kasi syempre nag-uukit sila, so may tendency na ma-injured sila. Kaya naman mas favorable sa kanila ang pagsulat ng right to left. At hanggang ngayon, yun yung ginagamit nila as a writing method dito sa Saudi. Nag-evolve na nga rin ito dahil meron na rin sila sa computers. May Arabic at saka may English na translation siya. Pero pabaliktad pa rin pag Arabic yung pipiliin mo. So naghingi tayo ng assistant dito kay Gamde, siya yung assistant natin dito sa IT na nagta-translate at nagta-type kung anong or reply sa mga emails na hindi natin mabasa dahil Arabic. Flex ko na rin si Gamde, siya yung masunurin kong assistant dito sa IT since dalawa lang kami sa IT department. At dahil nabanggit ko na rin dito sa work, so ayan, may konting clip tayo or introduction dito sa ating office. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya. And here's my area. So kami yung behind the scene na nag-change price kung may mga promotional dito sa retail company na pinagtatrabahuan namin. And behind my chair is my mini pantry. So may coffee machine tayo dito. So i-vlog ko ng separate yung daily routine natin sa work. So abangan nyo yan mga habibi. Wala lang, gusto ko lang siyang ikwento para humaba din yung vlog. So ayun lang mga habibi for today's vlog. I hope you enjoy my vlog today and thank you for watching. You can drink that one in one condition. Yeah. I will buy you one bottle in one condition. Okay. What is the meaning of Shukran Habibi? Salamat, mahal ko. Aywa.